ilaw ng mga alaga natin sa pang-araw-araw ay nakadepende sa abilidad na makagalaw at makagawa ng kanilang mga gawain sa pang-araw-araw, at lahat ng ito ay magagawa sa koordinasyon ng brain, spine, nerves at mga muscles. Ito ang way kung paano ang nerves na nasa brain ay nagbibigay ng mensahe mula sa panlabas na environment papunta sa katawan, at ang katawan ang magbibigay ng signal sa utak kung ano ang nangyayari sa labas. Itong mga mensahe na to ay naipapasa o natatransmit sa pamamagitan ng mga nerves sa spinal cord. Isang trauma o aksidente sa kahit anong daanan ng mga nerves ay magre-resulta ng miscommunication o kulang ang komunikasyon ng utak o ng katawan na magre-resulta ng mahihirapan o di maigagalaw ang mga dapat galawin. Ito ang tinatawag na paralysis. Sudden paralysis in kittens. May mga cases na biglang nagkaka-paralysis ang ating mga alaga. So, tukuyin natin kung bakit nagkakaroon, bakit nangyayari mga ganong sitwasyon. Una, traumatic injury. Kaya nagko-cause ng paralysis ang traumatic injury pagka natamaan ang nerves nito at naipit. Lalong-lalo na kung ang spine ng ating alaga ang natamaan. Pangalawa, infections. Lalo na kung umabot ito sa buto at spine kung saan dumadaan pa rin ang mga nerves. Pangatlo, mga tumors. Mga tumor. Pag may tumubo na tumor ay pwedeng makaipit rin ng mga ugat o sa mga ugat ng mga nerves ng mga alaga natin. Pang-apat, pwede rin inborn problems. Ito ay kadalasan na nagiresulta pagka inbreeding ng paulit-ulit. Ibig sabihin, yung lalaki ay anak ng babae. So, paulit-ulit silang nag-mate, paulit-ulit silang nagkakaroon ng anak, pwedeng magkaroon ng inbreeding problems. Malformation ng spine at iba pa na nagbibigay problema o stress sa nerves kaya nagdudulot ng paralysis. Panglima, ang pagkakaroon ng hindi magandang pagdaloy ng dugo ay isa pa ding nagkukos ng paralysis. So kapag napansin natin na ang mga alaga natin ay hirap tumayo, umiiyak pag naglalakad, biglang di mailakad ang mga paa sa likod, mga paa sa harap, o hindi na makatayo, mas magandang dalhin na malapit sa klinik para matingnan. Pwede rin natin i-check ang pain reflex. Pag bakinurot mo ang parteng paa na mayroong masakit at hindi niya maitapak, mayroon ba o wala siyang mararamdaman. Ang paggaling ng alaga mo ay nakadepende kung paano mo sasabihin sa vet o sa doktor kung kailan mo napansin, gaano na ba katagal, kung may aksidente bang nangyari, o dati ba napapansin ng mahina ang mga paa pero sumisigla ulit, kung kusa ba siyang naiihina lang. Mga ganitong obserbasyon ay malaking maitutulong para sa aming mga vet at sa mga alaga nyo. Itong video na to ay isang pasyente sa klinik namin na dinalang hindi na nakakatayo. Pero dahil sa kooperasyon ng kanyang butihing for parents at mga test na ginawa, maganda ang pag-respond niya sa mga gamutan at tuloy-tuloy na ang pag-recover niya. And after weeks ng gamutan sa kanya, 2 weeks later,